Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos-diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga tagaroon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawa ng hari at sinabi, "Ikaw ay punong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga anak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito at tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias, nang isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay niya rin ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kaniyang pagmamalasakit sa kautusan gaya ng ginawa ni Phines nang patayin ito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lunsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kaniyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kaniyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lunsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakinggan natin sa pagbasa ngayon ang simula ng paghimagsik ng mga Hudyo laban sa pang-uusig ng mga Griego. Ito ay nangyari sa lungsod ng Modin. Pumunta doon ang mga opisyales ng mga Griego tulad ng ginagawa nila sa bawat lugar at tinipon ang lahat ng mga tao sa plaza upang maghandog ng sakripisyo sa Diyos ng mga Griego na itinayo nila sa isang altar. Ang pag-aalay ng sakripisyo ay ang mag-alay ng kamanyang sa Diyos ng mga Griego. Sa ganitong paraan, kinikilala nila na ito ay isang Diyos
na kanilang sinasamba. Kaya ang pag-aalay ng kamanyang ng insenso ay isang pagsamba na. Si Matatias ay ang pinuno ng isang malaking angkan sa Modane. Hinikayat siyang sumamba sa Diyos ng mga Grego. Pinangakuan siya at ang kanyang pamilya na ituturing na kaibigan ng hari ng mga Grego at bibigyan pa siya ng mga ginto at pilak. Binibili ang kanyang allegiance kasi siya ay kilalang pinuno ng mga tao. Hindi pumayag si Matatias. Habang nagpapaliwanag siya ng kanyang paninindigan, may isang Hudyo na lumapit sa altar at nag-alay ng insenso. Sa galit niya, nilapitan niya ang taong ito at pinatay. Pinatay na rin niya ang opisyales ng mga Griego at sinira ang altar at ang ribulto. Nanawagan siya sa mga taong tapat sa Diyos at silang lahat, kasama na kanila mga pamilya, ay namundok. Doon na nagsimula ang tinatawag na Maccabean Revolt. Nag-resist na ang mga Hudyo militarily. Una, guerrilla warfare lang ang kanilang ginawa. At sa kanilang mga munting tagumpay, dumami na ang mga sumali sa kanila at natatalo na nila ang mga armies ng mga Griego. Noong mamatay si Matatias, ang tumayong leader ay ang isa niyang anak na si Judas na binansagan na Maccabeus, nang ibig sabihin ay pamukpok. Sa kaniyang pamumuno, nagtagumpay sila sa mga digmaan. Pinupukpok niya ang mga hukbo ng mga Griego. Hindi makaaasa ang mga makapangyarihan na palaging mang-abuso sa mga tao. May hangganan din ang matitiis ng mga tao. Dadating din sa panahon ang pagsisiklab ng galit ng mga tao na magdadala ng sandataang rebelyon. Yan ang nangyari sa mga Israelita. Hindi naman nila plinano na maghimagsik. Napuno na ang galit nila. Spontaneous ang galit ni Matatias sa kanyang paghimagsik. At noong siya ay nanawagan, marami ang sumunod sa kanya. Nag-aantay lang pala sila ng pagsiklab ng mitsa. Ganyan din ang nangyari sa panghimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ganyan din ang nangyari sa EDSA noong 1986. Naramdaman natin na sobra na, tama na. Dapat maging maingat ang mga makapangyarihang ng aapi. Anuman ang kapangyarihan nila, hindi nila mapipigil ang pagsiklab ng himagsikan. May nakatagong tapang sa puso ng bawat tao na sasabog kapag napuno na ng galit dahil sa pang-aapi sa kanila. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.